May tama kami. Ayan, oh. Hanggang dito. Ayan. Nasugatan po ang ating kotse. Na-aksidente po kami kagabi. Kasikasuhin po namin ang lahat ng problema ngayong buong maghapon. Kasama ko si Ira, kasama ko si Chito kasi siya ang driver kagabi. And papunta kami ng police station. Pupunta rin po kami sa barangay na Nakabangga. Tapos nadiretso kami ng Toyota para sa insurance. Kung ano bang dapat gawin, kung pwede baga, kung pasok baga or what. So bibigyan ko po kayo ng update sa development o sa iuusad ng kwentong ito o ng kasong ito. Huwag po kayo magkakakalas, dyan lang kayo. Bibili kami ng saranggola at kami magkasaranggola ngayon. 250 raw, pero sabi ng mga bata, 200 na lang doon binibigay. Pero baka makakataot pa kami ng 180. Pag hindi binigay, hindi kukunin ko na ng 200. Magpapalipad po kami, ang isa ay palilipad ni Chito, at ang isa palilipad rin namin ni Banak. Ayan, nakahanda ka ba makapagtunggali? Yes, alam ko yan, dahil yan nakatrabaho ko nung bata ako. Okay, so huwag kayong magkakakalas at kailangan malaman ninyo kung kanino mas matayog, kung kanino mas makakapagpalipad ng mabilis at kung sino yung, ano tawag doon? Yung magtatagal sa area, alright? So, dyan lang kayo. Ang ama. Ayun, siyempre ang akin yung yelo. Yung yelo ang akin. Kanila na yung blue. Anong nga? Plastic lang, ano? May tali na? Wala. Bibili pa tayo. Bibili tayo ng tansi. Bossy Patawad! Sige. Ay, salamat! Iyon, kabay naman ng bata nagbabantay. Ba't walang pasok, Ining? Magka hindi ka napasok? Bukas pa kong pasok niyan. Oh, papasok ka? Doon may tinda sa school yan. Okay. Charang. Ayos na lang loaded, ayan. At magpapalipad na kami ng burador. Kailangan mo ba ganyan pa? Wag na. That's burador. That's not burador, ha? Saranggola. Saranggola pala. Saranggola ni Pepe. Okay, diferensya ng burador at saranggola? Burador kasi maliliit lang na burador. Yes. Saranggola yung malalaki. Yes, I know. Hello. Same lang yun. Oh. Burador kasi yung mga ano yung mga papel-papel. Saranggola, burador, may isa pang tawag tayo, papagayo. Papagayo, ayun. Papagayo is? Papagayo, hindi ganun din. Aeroplano. Oh, aeroplano. Diyos ko, ano ba ng mga... Kung gagawa ka ng... Kung gagawa ka ng saranggola... kung gagawa ka ng saranggola... ano? Anong itsura nito? Saranggola ni Lilian. Anong itsura nga? Teka muna, hindi pa katapos. Oh, ito po. Snake. Si Joseph Snake? Oh, yan ang mga bilis sa mga Q&A. Naku. O ikaw? Dragon! Bubugahan kita ng apoy! Bagamat maimit, kulang pa yon para lang kay ano, bubugahan ko. Ha? Ay, dragon ako, oy! Gemini ako, dragon. Okay, so yan, dito kami. Pagkatalo ko sa inay, ay dito na rin kami. Kasi masyadong mainit, may mga pinuntahan kami kanina. Urong kami. Sobrang init. Sa totoo lang. Ay, very sensitive po ang skin. Yes, ng aking mga friends. Ayan. Ito po ay Maselan. Wow, Maselan. Pampano mo sa? Maselan? Mabi ko lang, ha? Okay. So, wow! Ang kita ba ng kanyang ano? Ang kanyang bike. Ang liit. Ah, di ba? Kaganda na yan. Ayan, so, lilinisin na natin ito. Ang sa ina, ipapaano ulit natin. Ipapa-trim ulit. And then ito, nagdumi na siya. Kukod ko rin natin. Siguro bukas gagawin na natin. Then ito rin, pupunasan natin ng bonggang-bongga para maayos. Lahat-lahat. Yan. So, third anniversary mo na inay. Third death anniversary mo na inay. Sa isang araw o sa isang linggo. Medical mage. Oh, ayan na. So, ito sa akin. Kanila yung green. Gagawin mo siya. So, ang inay, ay di kaya natin nakaugalian. Magpapaano tayo. Mag-order tayo ng food, hindi na lang mapaluto, order na lang. Hindi naman darating yung mga ibang mga kapatid ko kasi nasa Batangas, nasa Manila. So kung sino na lang nandito, mga kaibigan, i-invite ko. Kung may time sila, kung wala naman, di kami lang. Magpapadasal ulit. Yan. And sama kayo, sir, siyempre. Sa atin, Tito, sir. Ano galing ko? Patulong ginawa ni Richard? Ayan, ito. I will try it.
Dito muna ako kay Richard ako mag-cheer. Si Joseph and kay Chito mag-cheer. Ayan. Paanahan tayo? Mm-mm. Unahan po na makapagpalipad ng mataas. Makakapagpaalagwa. At magtatagoy siyempre sa ere. Ayun. Hindi yung bagsak agad. Ay! Ay! Ako mag-ano niyan? Ako magpapaano? Ako magaganon. Ha? Ayun talaga. Masisira. Itataas ko. Ayan, itataas ko nga. Kasi mauna, ikaw muna. Pasensya ka na. Hindi ako lang magtataas, ikaw magpapalipad. Sabay tayo, sabay sila. Itetesin muna natin. Huwag na natin itesin, baka masira. Matetesin natin. Huwag mo yan, ayan. Maya, daladala ka na ng sasakyan. Patetesin natin, pag hindi maganda nga, edi maaya rin ulit. Kasi hindi nalipad na maganda eh. Ha? Hindi nalipad. Hindi mahirap, pag nabutas, hindi na makakapagpalipad. Hindi mabutas yan. Ile-level natin yun. Sasabay na natin. Ah, kulit, hindi na. Kayo ba, itetesting nyo pa yun sa inyo? Hindi na kayo. Ha? O, diretso na. Itetesting yan. Itetesting din muna. Hindi level. Isang halang. O, kaso sumabit na sa akin yung ano, tali. Hayop ka, hindi ka masira. Yung papagayo, yung kotse sira. Okay, so magpapapagayo tayo kasi, alam mo nga, nakakalis ang stress. Meron ditong focus, meron ditong, di ba, konting concentration. Kaya feel ko isa na to, this is therapeutic. Ikaw magpapakalala. Makakawala ng stress at makakawala ng konti mga isipin. Mag-i-enjoy tayo habang pumiindayog sa ere ang ating mga papagayo, ang ating mga saranggola. Ayun. Okay, so nakahanda po si Yellow Bird at nakahanda na rin si Green Lantern. At Yellow Bird and Green Lantern. Are you ready? I am ready, darling. Wow. Okay. Tingnan niyo 'yung sayo. May ano, man? Kailangan patay kayo ng ano doon sa tayuan niya. Adya kayo sa may guhit. Ay, mahangin na. Ay, mahangin na. Five. Ibo na. Kaya, ha? Both. Five. Four. Ah, five. Four. Three. Two. One. Go! Richard! Dali, layo ka, Richard. Baka sumabit. Oh, kalma. Ay, baka, ay! Naku, baka magsabitan kayo. Kalma. Baby, kalma. Sumabit ay sumabit na! Talo tayo! Yung nabagsak na yung yelo! May mga experience ka pa nalalakad. Ano nyo bakit? Not round one. Hindi ako. Ano masasabi mo? Wala po, hindi naman po sinasadya eh. Sabi ko na umiwalay ka! Hindi naman maiwasan kasi malakas ang hagos. Ang hangin. Ay, talo kami. Congratulations, Joseph! Congratulations, Chito! Olets kami. Materik, ang ganda. Ang ganda nga, no? Bagting na bagting! Oh! Ay, motor key. Dali! Yan, go! Yan, galing! Yo! Yes! Nagwahi! Bakong baklaan nga. Oo, lumalaban tayo. Ayun, babagsak na siya. Ay, sumabit na naman. Sumabit, kaya bumagsak. Okay. Ayun, so, nakakawala ng stress. Pag lumilipad na siya sa ere, parang ano baga, parang ang gaan-gaan ng ano, parang ang gaan-gaan ng lahat, para meron ka nagawang achievement, na parang may nai-release ka. Ganun. Okay. Oh yeah, mas malawak ka. Mas paano sa atin kasi maano. $400. Doon sa kanto ng Kamilmil. Kanto ng Kamilmil, $200. $250 biligay ng $2. Ano ko, 50 lang. No. Mahal. Give na lang natin. Anong nyo, chat nyo po? May ba, sasabihin ko sa inyo. Okay, gusto nyo ba talaga? Yes. Ng saranggola? Apo. Ay, tatlo kayo, paano yan? So, ibibigay ko na sa inyo, palakpaka naman.
Diba? Yun, so ibibigay natin ang saranggola sa kanila kasi alam ko gustong-gusto nila. Diba? Okay. Diyan lang po sa SBB. Ay di ano? Kailangan mag-ano kayo. Ay di sa inyo yung isa, sa kanya na isa, ano? Or mag-ano kayo? Mag... Jack and Boy? Share na lang. Asa, sige, okay. Ako po isa-isa. Okay, alin ang gusto niyong gulay? Ito ng yelo? Ako kasi yun yung green. Okay, go to toy. Okay, enjoy! Yay! Doon po sila. Salamat po. Okay, magpapakabait kayo, ha? Okay. Mamahalin ng mga magulang. I love you, Mom. Ah, thank you. Thank you. Yes! Salamat! Okay, ingat kayo! Salamat po! Ingat kayo! Bye! Ay, nako, nakakapagod. Kumusta kayong lahat? So, nasikaso na po namin kahapon ang papunta sa police. Actually, hindi na ako sumama muna sa police, saka sa Toyota, saka sa barangay nung nakasagi sa amin. At nung gabi na lang ako, napilitan pumunta sa police station dahil sa ilang mga butas o loopholes sa police report. Ang nakalagay sa police report ay from opposite directions or from opposite ways. Ganyan, kasalubong, pero hindi naman. Kasi papunta kami dito nang galing yung sasakyan, yung tricycle. So, pa-forward kami, gumanon sa amin. Ang masama nito, yung driver, aminado siya, na meron siya kinakausap dun sa kanyang kaliwa. So, habang nagpapatapos siya, oh, ano ga, abos ang gulay. At ang kinakaratang pala sa kanya, gulay. Naging matapat naman yung driver, in fairness. Oy! Oy, maya-maya! Nagbablog ako, oy! Yung mga aso nagiriklamo dun sa pinto. Kinakabog yung pinto. Maya-maya! Tahimik naman sila eh, yun. So, aminado yung driver. Actually, yung driver ng tricycle ay ayos namang kausap. Alam niya na meron siyang mali. So, hanggang dun sa presinto talaga, ay hindi siya nag-iimik. Ang nakasagi sa amin, o yung driver ng tricycle, ay may dalawang anak na pulis. So, parang medyo, hindi mawawala na o baka na-impluensyahan or something. Pero wala man akong pruweba na na-impluensyahan. Basta, hindi maganda yung unang pasok ng report ng pulisya. So, tumatawag na sa akin si Ira doon pa lang. Dapat dito, ba't ganito, dito, ba't ganito, opposite nga ba ganyan-ganyan. Ay, hindi, said, pupunta ko dyan! Yeah! Mainit ang ulo ko. Mainit kasi, hindi totoo. So, kalmante ako nung una kasi alam ko maaayos yon kung tama yung kanilang gagawin. Pero mali eh. So, napilitan ako. Oy! Mamaya! Naamoy ako. So, napilitan akong pumunta ron. And then, nangangatal ako. Kasi di ba meron akong ano? Meron akong essential tremor. And sumasarga yun. Or ang tawag doon? Di ba sumasarga yun? Yung natitrigger yun pa more. Kapag ako'y medyo mainit ang ulo. O galit. So sabihin na natin ako'y medyo galit. Kasi nga hindi totoo yun. Magka-opposite kami. At hindi rin totoo na pareho kaming maraming sira. Na kailangan magkaayos para pareho kami magkaroon ng ano, ng bayaran kumbaga. Dahil ang katotohanan lamang ay kami lamang yung merong ano, merong bayarin. Kasi kami yung ano eh, kami yung nadali, kami yung may sira. And at the same time, kaunting piyesa siyempre nung sasakyan ay medyo may halaga. Tapos,
nadagdagan pa yun nung, so yun, pagdating ko pa lang doon, sabi, what is this? Who wrote this? Kasi English yung kanilang ano eh. English yung kanilang police report. Pwede bang Tagalog? Yung alam ko pwede Tagalog eh. So, yun, binag-English din ako. Alam naman sila lang. Okay, so who initiated this, ano, who made this initial investigation? Because this is totally wrong. Mga ganyan-ganyan ako. Lumalabas yung pagkaano ko. So, yun, parang ayon daw sa dalawa, ayon daw dun sa driver ng tricycle at ayon daw sa akin driver ni si Chito. So, tinanong ko si Chito, ano ba talaga? Hindi ba opposite yun? Nasa pakaka ko, hindi agad naintindihan ni Chito na yun yung opposite. Umuo na lang, ganun-ganun na lang. Pero, naayos din naman yan. Naayos din. Medyo naging cooperative ako and nakipag-cooperate naman ang bonggang-bonggang pulisya. Although, medyo may mga bagay na tipong hindi ko mapaniwala ang manggagaling. Huwag na nating sabihin nang galing sa pulis o nang galing kung ganin naman. Wala na muna akong sasabihin. Yung may maririnig ka na sa bagay, wala namang may kagustuhan yan. Eh, sino nga bang may kagustuhan mabangga? Kami ay focus. Focus yung driver. Diretso kami papunta rin sa Tibag area. Yung isa, hindi focus. Kasi nakikipag-usap siya rin sa isa. Diba? So, total hindi namin kagustuhan. And total hindi rin niya kagustuhan. Ang tanong is, sino may kasalanan? Diba? Yung the mere fact na hindi ka focused sa pagdadrive mo, nakikipag-usap ka sa ibang tao bang nagdadrive ka, ay hindi na dapat binabanggit yung mga ganung quotations, mga quotes. Diba? So, medyo nainis na naman ako nun. Kasi parang ang ano yan eh, usually ganyan eh, na ikaw yung may kotse. Yung isa, yung may kasalanan, bisikleta or motorcycle or tricycle driver. Or tricycle. Ang tendency lagi niyan eh, hayaan mo na yung nakasagi sa'yo kasi may pera ka naman, may kotse ka eh. Which is totally wrong. Hindi man lahat ang may kotse mayaman. Hindi naman lahat ang na may kotse may pambayad sa mga aksidente o mga disgrasya na hindi naman namin kagustuhan. Kagayon sa akin, hinuhulukan ko pa yan isang taon pa. Sino nakaranas na sa inyo ng ganyang attitude? O ng ganyang treatment? O nakarinig na ng ganyang mga pasakalin. Ayan, at wala naman may kasalanan, wala naman may kagustuhan. Na parang sige na, pag walang bahala niyo na lang yan, total, kawawa din naman yung... Sino bang dinaahawa? Ay dun pa lamang nung mangyari yung aksidente. Ay... Nandun na po ate. Nung sinabi niya... Ay hindi siya nandun, ano ako dito, pagalit mo kanina eh. Agad may kausap pa yun, sir. So, nung sinabi kong, nung nag-uusap-usap na kami ron, siyempre alam ko agad ang sitwasyon. Nung sinabi nila na nakiusap na huwag nalang ipapulis, pumayag ako. Pumayag ako. Basta ako naman na mangyari, itong traffic enforcer na to, ay, yun. Ikaw ang witness. And then, tinandaan ko ang kanyang mukha. Tinandaan ang kasama ko ang kanyang pangalan. Yung driver ng tricycle, kilala ni Bana. So, sabi ni Bana, siya na raw ang bahala, siya na raw ang kokonta. Ganun. So, umayag ako. Natapos. Ano kong takar niyo kayo? Kailangan ka lang sa ako, ama. Kailangan ko ng mga pulis. Oh, saan ka sa pulis ng Kalapan Pinta? Oh, kokonta kayo namin. Kailangan ng mga na rin. Hindi ko naman ito may ano hini. Hindi pag-agasas sa inyo. Saksi ang ating kayo. Saksi ang Yeah, okay, so ganoon na lang. Magkilala naman ni Richard pala, hindi ano, iaano na lang natin. Kunin ang number and then ipupulis natin bukas. Kapitan niya. Oo. Usap na lang kayo. Ganoon na lang, hindi kapasapin lang natin bukas. Wala, eh kung masungit ako or maarte ako or ano ako, di ba? Ay di, hindi ko na pinaalis. Hindi, magpulis na tayo. Ayoko nang ganyan. Ganito tayo, bayaran mo. Di ba mga ganoon agad? Hindi. Naghiwalay kami ng maayos. And then, sa bahay, dun pa lang, chinek na namin ang mga sira. Pero sa pagdating dito, chinek ulit. And then, umaga, chinek ulit namin yung mga sira. Then, habang umaga, mas nalalaman mo yung lawak ng sira. Kasi hindi lang pala yun, kundi yung halos buo na yun. Kailangan tanggalin, kailangan palitan. So, yun. Sino mga nakaranas sa sinyo ng parang ganong, ano, ganong treatment? O may narinig ng mga ganong mga pasaring na wala na yung mga ganong ganon? Comment lang kayo sa baba. Usually ganun, di ba? So, hindi laging yung may sasakyan ng
So minsan na yun ang disadvantage or yun nga pagka nagkaroon ng ano ng banggaan ng isang kotse or SUV at ng tricycle o motorcycle. Laging medyo kawawa yung mas maliit na sasakyan na minsan naman na hindi dapat, lalo sa mga gantong kaso, na sila talaga yung nakagrabyado o nakabangga sa'yo. And then hanggang presinto nga sa pulisya, kalamado pa rin yung driver. Kaya yun, nakukuha niya yung aking simpatiya. Siguro ibang nangyari kapag medyo nagsasagot o nag-ano, kayo di naman eh, ganyan-ganyan. Ay, ibang nangyari siguro. Mas matinding ano to. Mas matinding away at siguro papasagot na. Ngayon, pinasok na sa insurance, tapos may mga maririnig ka pa rin sa police station once again. Because sabihin kung police or susero lang or kung sino nagsado. Habang umaandar pa ito, kasong ito, na may insurance man ho kayo eh, masasagot yan ang insurance. Eh, nagbabayad ho kami ng insurance, hindi naman libre ang insurance. Ako mo nagbabayad kami, ako mo may insurance, okay na lang, napalagway na lang, ganun. Tapos may maririnig ka pang isa pa. Ngayon naman kasi, huy, kapag nakapagpiyansa, yata, or something like that. Kapagpiyansa na, ano na isang gabi, paalis hindi naman, huy, mga ganun. Antindi. So, ganyan po sa Pilipinas. Once again, hindi ko sinasabing galing yan sa pulis. Aliban na lang kapag kankatikti ka, nasasabihin ko na kung saan ko narinig yan. So far, so good. Naging maayos, nawala na yung aking pangatal at medyo imbyerna. Pero nakatiim pa rin sa aking isip at sa aking puso yung mga narinig kong yun na napaka-unfair. Sa totoo lang po. Hindi ko alam po ako lang ina-unfairan, pero comment na lang po kayo ng inyong damdamin sa istorya nito. Dito sa comment section. Ayun. So, sa insurance po, ay napuntahan na and then maghihintay pa kami siguro mga 2 months pa yon bago malaman kung approved o hindi. And then alam niyo ba na ngayon pa lang pinag-aaralan ko na kung ano lamang yung maliit na danyas na gusto kong hingin, parang alam mo yung lumalambot yung puso mo kasi alam mo naman na parang ano, pero tumitibay din paminsan-minsan pag naiisip mo na dapat silang madala. And at the same time, driving without license. Kasalanan ko rin, hindi ko nakita sa police report yung pinakabago, yung binago nila. Kung nakita ko agad, hindi ko dapat pinabago ko. Kasi si Chito, nakalagay doon, na yung aking driver with license number, ganyan, ay ganyan. Ay, may license number, ganun, ganun. Pero pagdating sa kanila, yung parang vehicle 1, parang kami ata yung vehicle 2. Sa vehicle 1, walang minention. All about license, wala. So, doon parang bakit? Dapat eh, nag-specify doon na. Walang lisensya to. Eh, kung ako kaya nakabangga doon, ganun din kaya yun. Tapos wala akong license. So, yun yung mga ganun. So, naging smooth. Yung isang police ay sumusubaybay pa sa atin. Naging very accommodating sila. Lalo na nung kumalma na ako. So, okay na. Sana naman ay talagang maging ideal ang kanilang pagtulong o pagbusisi sa kasong ito. Sana ay talagang parehas. Walang mayaman, walang mahirap, walang may kotse, walang may ano. Ang pag-usapan ay kung sino may kasalanan. And nung matapos yung inkwentro sa polisya, ano pa, inhatid pa namin yung driver. And doon niya naikwento na meron siyang dalawang anak na polis, isang babae, isang lalaki yata. And then, inanap ko, sabi ko, wala ho ba doon? Hindi raw. So, gusto raw nila na wala silang wala doon. Para hindi masabi may impluensya or merong kinakausap or something. So, yun. Okay yun. At sana nga walang sa likod na gumagalaw. Na baka sa harap, wala. Sa likod meron. So, sana naman wala. And mukhang okay naman. Mukhang ayos kausap. Pero, sa totoo lang, nakita ko pa uli siya. Yung driver. At pumapasada na naman. Kaya hindi lamang siya, kundi yung iba pa ng mga walang license. Isang panimula o isang sample para madala-dala silang gumala ng walang lisensya. Tapos makaka-ano lang, makaka
makakaligtas lang ng walang sabit or walang mga reklamo or walang mga kulong-kulong. Di ba? Tapos magagastusan yung masasabitan nila. Or, ay naku, Pelepens. Hindi pa tapos yan. Malalaman pa natin sa insurance. Malalaman pa natin kung may mga lakaran. Malalaman pa natin kung may mga pagbabago. Malalaman pa natin kung may mga injustice or unfair treatment sa banda-banda riyan. Malalaman natin kung malakas pa sa barangay yung aming nirereklamo or hindi naman. Malalaman ba natin kung parehas ang barangay o hindi? Yan. So, aabangan natin yan. Ang lahat ay nakahan. Okay po. So, ay na po. Buti sana kung mga salpukan o mga sabitang yan, kagaya lamang ng ating saranggolang pinalipad kahapon na walang gastusan, walang pulis-pulis, walang mga papeles, wala nang bangayan, wala nang kaso. Basta ganun lang, nagkasabitan lang, and then everything was fine after that. Pero ito, iba ito. Ibang sabi to. So maraming salamat sa inyong lahat. And marami pa tayong mga kwento tungkol sa aking buhay. Once again, ang buhay ko sumasalamin din. Ang buhay ko hindi lamang tungkol sa akin. O ang aking mga kwento hindi lamang tungkol sa akin, kundi sumasalamin sa mga kwento ng napakaraming Pinoy. So yun po, maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Roberto, saying arugudu kasemas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Rheumatology po, more and more and more. Thank you.